man aglaina, di ko rin inaasahan pa. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga, at talaga namang pinaka-inaabangan na latest issue ni Ate Erica. Pinag-usapan nga nila dito na noong binavlog pa si Ate Erica ng Kalingap ay isa si Lolo Miguel sa mga nagsabi kay Kalingap Rab na ayaw na nga magpa-video ni Ate Erica. Kaya naman ngayon, ang tanong ng karamihan ay kasabwat din daw ba si Lolo Miguel sa pag-alis ni Ate Erica at pagsisinungaling ni Ate Erica sa buong Kalingap dahil sabi niya siya daw ay mag-aaral. Ngunit ang totoo ay meron na pala silang nakuhang sponsor at direkta na sa kanilang ibibigay ang tulong. Kasabat nga ba at naging konsentidor talaga si Lolo Miguel sa mga aksyon na ito ng kanyang apo? At kasalanan niya rin ba ito dahil tinolerate niya ang dalawa? Tulong? Ah. Pabigas man lang, pagkain, oh, naman. Opo, pambiling, oh, totoo yan. Uyam-uyam, pambiling gamot, libo-libo naman, ang pera matatanggap ng magkapatid na buhaya. Paniwala ko dyan. Bakit tayo pagkakahit? No? Kung sa nakakaawa, ay nakakaawa naman tayo talaga tayo ng puso at damdamin. Nawa nga ako ay. Balikan lang natin. Balikan natin. Ang? Ito ba si Lolo Miguel ay naging konsentidor? Oo. Tanong ko lang po. Makalingap, tanong daw po ni Bupil Vlog. Sagutin niyo po. Kung si Lolo Miguel ba ay naging konsentidor sa dalawang apo? Daw kung totoo yung ano? Sagutin niyo daw po, oh. Dahil kasagsaga na binablog, biglang umayaw, Erica, at di umanay ang sabi sa live. Sa live, sorry. Ang sabi sa chat kay Kalinga Prab, ay hindi na raw magapablog at mapokus muna sa pag-aaral, and then, kausabi na lang daw nila Kalinga Prab si Lolo. At yun din daw ang sabi ni Lolo. Yun nga. Yun nga. Ito, guys, So, nagigla po kami lahat. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, ngayon, nagulat ako. And then, ayun, tinanong ko sila bakit, ano po yung dahilan. And yun nga po, ang dahilan nila Lolo, Lola, ay mas gusto daw ni Erica na makapag-focus na lang sa pag-aaral. Pag-aaral. Yun. Yan din. Ang sabi ni Lolo, magpo-focus daw muna sa pag-aaral. Oh, sinabi po niya yan, mga Kalingap, di ba? Ang tanong, Lolo. Ang tanong po, Lolo. Noong mga panahong iyan, sabihin na natin hindi mo alam. Sabihin na natin po na hindi mo alam na meron ng June A. Ang galing ni Bupil talaga, mga Kalingap. Talagang brilliant mind po si Bup. Lahat ng reactor po, ito ang pinakamagaling talaga. Hindi ko naisip yun. Yung si John A, binanggit niya, galing talaga ni Bupil. Dito ay pinag-uusapan na noong nag-reason daw si Ate Erica sa Kalingap na ayaw niya nang magpa-vlog, ay si Lolo Miguel mismo nagsabi sa Kalingap na hindi na siya papayag dahil mas gusto na daw unahin ni Ate Erica ang kanyang pag-aaral. Kaya naman sabi sa video na ito, kung ganun daw na si Lolo Miguel pa mismo ang nagsabi din sa Kalingap na hindi na magwa-vlog ang Kalingap kay Ate Erica, ay ibig sabihin ay may kinalaman din daw pala talaga si Lolo Miguel sa mga nangyayari. Ngayon pa babahayag ay hinayawan. Bakit hindi nang hinayang? Si Lolo, pati itong dalawang apo. Ito naaawa ko kay Lolo, guys. Binabalansin ko na. Ibalansin mo talaga ayun yan. Ayun sa akin, man lang po sana, ay hindi muna ura-urada ay nagdesisyon. Pwede. Nang sa gano'n naman, hindi si Lolo dito nagmukhang kawawa. Kasi lumalabas dito na silang ayunan ni Lolo yung magkapatid. Yun. Pwede. Sa madaling salita, eto ha, sa mga salaysay ni Lolo at ni Tita, alam nila ay nagpapadala ng pera kay May. Sinabi nila na si May ang may hawak ng pera. Alam ko rin yan. Alam Ni Lolo.
At sino no pa ang nagabili ng materyales? Oo nga, no, binanggit yan. Sa pagpapalawa ng bahay, nagkaroon nga lang. Tama, tama. Napagnawaan dahil sa perang pagpapaopera ng mga. Sa makatawid, sa madaling salita. Oo. Alam ni Lolo yan. Alam! Full support si Lolo. Alam po, alam. Si Lolo nga ay nagabili ng materyales. Yun, no, binanggit ni Lolo Miguel yan. Ibig sabihin, full support niya si Lolo. Nagkataon lang talaga na nagkaroon sila ng agawan sa pera. Ay! Di ba? Ngayon, ano ang prueba mo, Bopil Vlog? Ano ang prueba mo? Naka-black, black, naka-black and white ba yan? Ha? Naka-black and white yan, dahi. Ah, dahi daw po. Paningin, ikawawa. Ikaw nga naman talaga ko sa kawawa. Ikaw nga ay maidad na baga. Tayo naman ay oh, naman. Mga anak na may mga malalambot na puso. Hmm. Ngayon lang, nang ang aking inaalala, hmm. Siyempre, baka i-entra, ha? Hindi natin sure. Oh, naman. Ipagpapatuloy ni Ruel ang pagbablog kay Lolo Miguel. Ito ang aking masasabi. Ha? Kahapon, sabi mo, viral. Pakasama-sama ang apo ay apo pa rin. Baka kung kailan kasagsaga na binablog na ng kalingap na tutunan, mga disposo, may mga pabahay, ay bigla dumating ang magkapatid, walang pwedeng pumigil. Ngayon, sino pwedeng pumigil? Dito nga ay pinapalabas sa dapat ngayon ay magdoble ingat na rin daw ang kalingap sa mga tinutulungan nila. Dahil baka pagkatapos naman tulungan ni Kuya Rowel muli sila Lolo Miguel ay biglang bumalik sila Ate Erica. Nangangahulugan lang daw ito na parang pinaglalaroan daw ng pamilya ni Ate Erica ang mga kalingap. Kaya naman sa susunod ay dapat daw sisiguraduhin na daw talaga ng kalingap ang background check at ang mga tutulungan nila nang sa ganun ay hindi na napapahamak ang kanilang pangalan at wala nang mga problema na katulad na ganito ang kinakaharap ni Kalingap Rabat ng buong kalingap. Black and white ba yan? Ha? Naka-black and white yan, dahi. Ah, dahi daw po. Ang paningin, ikawawa. Ikaw nga naman talaga ko sa kawawa. Ikaw nga ay maidad na baga. Tayo naman ay oh, naman. Mga anak na may mga malalambot na puso. Mm. Ngayon lang, nang ang aking inaalala, siyempre, baka i-entra, ha? Hindi natin sure. Oh, naman. Ipagpapatuloy ni Ruel ang pagbablog kay Lolo Miguel. Ito ang aking masasabi. Ha? Kahapon, sabi mo, viral. Pakasama-sama ang apo ay apo pa rin. Baka kung kailan kasagsaga na binablog na ng kalingap na tutunan, mga disposo, may mga pabahay, ay bigla dumating ang magkapatid, walang pwedeng pumigil. Ngayon? Sino pwedeng pumigil na sila dadalo sa kanilang lolo? Mano po, lolo, mano po. Yun, maganda yan. Lolo, pasensya na po, lolo. Siyempre si Lolo, lambot puso niya. Natural, normal. Ay, bakit gaya kanya? Mga suwayo kayo mga ako. Huwag ka na mag... Ay, pagayagaya ka. Eh, saan bilang ng mga iiwan? Ba't ka na busiting matanda? Gaya-gaya po tumaya. Lambot puso, yun ang sinasabi ko. Baka mamaya ay maisahan na naman ang kalingap. Oo nga na. Alam natin yan. Pero, ano? Ano ang dapat itulong? Ano ba yung ano? Mahigpit na pangangailangan. Ano po? Siyempre, pagkain. Pagkain, yes, gamot, tama. Gamot? No. Mm. Ano pa? Kunting panggastos, tulungan sa ganung bagay. Hindi natin pwedeng ipagdamot yung tulong bilang tayo ay kalingap nga. Nandiyan ang kalingap, ano ba ang layunin ng kalingap? Tumulong. Tumulong, o, siyempre. So, medyo kontrolin natin. Kasi baka mamaya i-intra ang magkapatid na ito. Ngayon? Bandang huli, ang kalalabasan na isa na naman ang kalingap ay paano na? Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Imposible po. Ito, sa sinasabi ko, hindi ako ano, ha? Ang akin lang, kung sana naman po, noon pa man. Ay, teka muna, mga ako, ay, hanggang dito na lamang muna ang inyong pinakahinihintay, pinakainaabangan, nagiinit, at talaga namang sobrang latest na update sa issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!